Welcome back sa channel ko. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, mag-subscribe na kayo. Ito nga pala ang inyong trader na si Trader Toy. So ngayon, pag-uusapan natin ang credit card versus P2P. So opinion ko, pinakamaganda talagang gamitin ay credit card. Kasi napakabilis niya. Yung pinakamabilis na paraan para magkaroon ka ng deposit o para makapag-deposit ka sa account mo. Kung debit naman, para sa akin, hindi magandang gamitin ang debit card kasi nakalink yun sa savings mo sa account mo. Hindi katulad ng credit card na pag merong mali sa transaction, pwede mo i-reklamo, pwede mo i-dispute. P2P kasi napakabagal pa, may verification pa. Kaya, kung may credit card ka naman, sa credit card ka na. Kasi meron akong mga kaibigan na yun, ang tagal-tagal na hindi pa rin nakakapag-deposit sa account nila. Tanong pa rin ang tanong kung paano ba talaga mag-ganon. Nandun pa rin sila sa pagde-deposit sa account nila. Takot na takot gamitin yung credit card nila. Kung takot ka gamitin yung credit card mo, siguro wag ka na lang talaga mag-invest. Wag ka na mag-risk. Kasi kung hindi mo naman naiintindihan yung isang bagay, wag ka mag-i-invest doon. Wag ka i-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Kasi minsan tanong tayo ng tanong sa kaibigan natin, ipaulit-ulit na. At hanggang ngayon, doon pa rin yung problema sa pagde-deposit. Yung transaction fee naman kasi, nababawi mo naman yan sa pag-trade. O kaya, i-stake mo lang kung sabihin natin na sobrang baba ng skills mo sa trading. Mag-stake ka na lang hanggang makuha mo yun. Kano lang naman yung fee sa credit card versus sa mga staking na available dyan. Ang tataas ng APY. Mga staking, tingnan natin. Sa bank staking, sa savings. So, napakataas ng mga interest dito. Ayan, nakikita nyo naman. Nakalaka ng ang taas ng APY niya, although year, APY yan, sa isang taon, divide mo sa, ayun, sa 7 days. So, hindi gawin mo, i-deposito mo lang muna dyan. Kasi, lugi ka sa transaction fee. Lugi ka, 2%, natalo ka. Dahil nawala sa yung 2% agad dahil nag-swipe ka. Hindi na masasuggest ko. Kung kaya, bawiin mo sa trading. Ganun na naman kasimple. Kung may experience naman sa tulad ng mga kaibigan ko, experience na sila rin sa trading. Pero ayun. Experience ka naman sa trading, ba't matatakot na mag-trade? So, hindi ko kayo pinipilit na mag-invest. Sinasabi ko lang yung options nyo. Kasi nga, sa akin pa ulit-ulit na rin yung tanong na yun. Kung matatawagan pa ako tapos, wala rin naman mangyayari. Hindi rin naman makakapag-trade.
Kasi wala namang na-deposito. So, yun ang suggestion ko. Doon na lang sa local stock. Okay, maghanap ng ibang pag-i-invest. Kung takot ka, okay lang yun. Wala namang pumipilit sa'yo. Kami, gusto namin dito. Dito kami. So, sa mga nakasubaybay pala sa trading challenge ko, yung $300 to $1,000. Ayan, $1,000 pa rin. Hindi ko pa nagagalaw, hindi ko pa nabibili. So, like, subscribe, share, comment down below. At hintayin niyo yung 1 million pesos gain ko. Niluluto ko. Hintayin niyo yun. Tapos, as usual, hindi to financial advice. Hindi ako professional trader. Hindi ako financial advisor. Trade at your own risk pa rin. Kaya nga sabi ko, huwag kayo mag-deposit kung takot ka. Huwag na mag-deposit, huwag na mag-trade. Sa iba na lang. Hanggang sa muli, salamat.